Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo. Sa turo ko, pasa mo. Sasagutin natin ang tanong ng bayan. Alin ba ang mas maganda, bumili ng kondo o house and lot? Isa pong napakalaking problema po ng maraming Pilipino to. Kondo ba o house and lot? At yan po ang ating episode ngayon. Alin ba talaga ang mas maganda, kondo o house and lot? Pag-usapan po natin ito. Okay. Palagi ko pong sinasabi sa inyo, halos lahat ng ating problema, kailangan lang kayo maging maagap. Dahil ang bawat problema, may solusyon. Kailangan lang maging maagap. Alamin, gawin araw-araw at samahan ng panalangin. Palagi ko po sinasabi, ang tulong ko sa inyo, alamin natin. Alamin po natin. Para masagot po itong tanong na to, alamin natin again ang advantages and disadvantages ng kondo o house and lot. Meron po yan na kailangan nating maintindihan. At para mas maintindihan po natin, let's come up with some assumptions. Kasi po, bawat sitwasyon, iba-iba sitwasyon. So, ang pagkukumpara lang po natin ito ay ito. House and lot outside Metro Manila, okay? At condo within Metro Manila. Kasi po yan ang choices lang na paraming tao ngayon. Kukuha ba ako ng bahay sa probinsya kasi mas mura doon? O kukuha ba ako ng condo dito sa Metro Manila? Ang problema, may advantages nga at disadvantages. Nagkakaintindihan. So, let's start. Okay, nilinawin ko lang po, parehong mag-asawa nagtatrabaho po sa Metro Manila at balak nilang pumili ng kondo o bahay. Kung kayo po hindi ganito sitwasyon nyo, iba dapat ang comparative analysis nyo. Nililinaw po natin ha, depende ang comparative analysis sa sitwasyon nyo. Kasi po, may mga nagsasabi, eh siya hindi naman tama yan. Totoo po yun, hindi tama kung hindi pareho yung kinukumpara. Kaya kung hindi po ganito sitwasyon nyo, come up with a different comparative analysis. Yung palagi ko pong sinasabi para magkaroon po ng mas maayos na comparison. Kasi bawat sitwasyon, iba. Ito po ang ating ikukumpara ngayon. Kung iba sitwasyon nyo, itawag nyo po sa amin, subukan natin gawa ng different comparison. Okay. Ano-ano ang mga dapat nyong i-consider? Location. Normally, pag bumili ka ng bahay sa probinsya nga po, malayo. Pag kumuha ka ng kondo dito sa Metro Manila, normally, malapit. So, yun po, i-consider nyo. Location. Cost. Problema rin po yan. Siyempre, normally, pag sa outside Metro Manila, mas mura. Pag within Metro Manila, mas mahal. Yan, concern po yan. Convenience. Ano po yan? Ibig sabihin po, normally, pag ikaw ay kumuha ng house and lot, normally, hindi ganong malapit sa eskwelan. May mga pagkakataon, malapit, may iba, hindi. So, depende. Kuminsan malayo sa ospital, kuminsan malayo sa mall, kuminsan naman po, depende nga uli, ha? Okay, malayo sa eskwelahan, malayo sa opisina. Yun po, hindi ganun ka-convenient. Normally, pag condo, mas convenient. Kasi normally, nasa Metro Manila, malapit yung mga basic necessities. So, kung consideration nyo yan, problema po, pag house and lot, at advantage naman, pag condo. Kaya nga, depende po. Ito pa, malaking issue. Size. Normally, pag sa outside Metro Manila, mas mura na, mas malaki pa mabibili nyo. Normally, sa Metro Manila na kondo, mahal na, maliit pa. Yan ang problema po niya. Kaya nga ba sa inyo, ang dami yung dapat i-consider. Travel cost. So, syempre, pag outside Metro Manila, mas mahal na magagastos nyo. Pag within, mas mura kasi malapit na kayo sa pinagtatrabahuhan nyo. Okay, ano pa ang dapat yung tindihan? Fresh air. Yan, medyo concerned po na ibang tao. Pag concern nyo fresh air, normally, mas maraming fresh air sa outside Metro Manila. Sa condo, hindi gano. Lalo na kung tabi-tabi yung condo mabibili nyo, walang ganong fresh air. So, walang ganong open space. So, concern po yan kung bibili kayo. Travel time. O, syempre, dahil mas malayo, mas matagal. Mas malapit, mas madali. Okay, ito pa. Expansion. Yan. Ito po yung mga ilang bagay na kailangan nyo maunawaan. Pag bumili kayo ng house and lot, normally, pwedeng mag-expand. Vertical, horizontal, pwede. Ang problema nyo sa condo, normally, hindi. Hindi ka pwede magdagdag na isa pang kwarto sa labas ng bintana mo. Hindi po pwede sa condo yon. So, yung possibility na expansion, medyo malabo. Dito, normally, pinagbibigyan. Napagbibigyan po no subdivision. So, now, security. Yan, issue po yan. Normally po ha, hindi gano'ng ka-secure ang mga subdivision na may house and lot. Hindi ko sinasabing di secure. Kaya lang kung minsan, dahil marami po siyang entrance at exit point, delikado. For example, yung pinto, pwede yung gate. Ang problema, may mga bakod.
At sa mga bakod, diyan pwedeng dumaan po yung mga pwedeng medyo may masamang hangarin sa bahay at ari-arian nyo. Yun po nagiging issue. Pag condo po, normally mas secure lamang ng konti. Bakit? Normally, isa o dalawa lang exit at entry point niya. So, madaling bantayan. At kung may magnanakaw, saan lalabas? Madali rin hulihin. So, normally, maraming condo equipped with CCTV lahat ng floor. So, mas madaling nakikita. Ang subdivision, ang hirap lagyan po ng CCTV lahat ng area ng subdivision dahil napakalaki. So, issue rin po ang security. So, ano pa? Juice. Normally po, sa probinsya, mas mura po yung juice. Normally po, sa mga kondo, mas mahal kasi marami silang binabayaran doon. So, normally, may mga pagkakataon naman, mas mura naman yung sa kondo. So, depende po sa kondo or sa subdivision na tinitira nyo. May class A, class B, class C. Pets. Yan, issue po to ng marami pong tao. Okay, ano po yan? Normally, pag kumuha kayo ng house nila, pwede ang pets. Pwede kayo maglagay. Siguro, except like exotic or whatsoever. But yun, mga normal, aso, pusa, walang problema. Kaya lang po, sa condo, may mga pagkakataon, may condominium association, bawal. May mga condominium association, pwede. At nakakita na po ako ng mga taong hindi bumili sa condominium unit na yun dahil bawal ang pets. So kung mahilig pa kayo sa pets, bago kayo bumili, kung condo man ang pipiliin nyo, itanong nyo sa asosasyon kung pwede o hindi. Kasi concern po yan ng ibang tao. Now, ano pa? Ownership. Yan, totoo po yan. Normally, pag bumili ka ng house nila, meron kang titulo sa lote. Pag bumili ka ng condo, wala kang titulo sa lote. May titulo ka dun sa unit. At some people, ayaw nun. So again, may disadvantages and advantage. Now, 50-year building rule. Isa po itong nasasabi, sir, ay ayaw ka bili ng condo base sa batas. After 50 years, gigibay na yung bahay na yan. Eh, ano na mangyayari sa investment ko? Unlike sa house and lot, kahit after 50 years, akin pa rin. May punto po yun. Kaya po, so, no, applicable po, hindi applicable yan. So, may lote ka, may 50-year-old na lote ka, tapos may bahay. Normally, hindi siya applicable pag nangyari po yan. Normally, nagiging applicable daw po yan sa condo. Pero base naman po sa aking pag-aaral, hindi naman automatic pag dumating sa 50 years of age, gigibayin. Base po sa aking pag-aaral, depende po sa kondisyon ng building. Pag yung building po ay maayos naman na maintain, maganda pa naman po, in spite of the age, pinapayagan po yung beyond 50 years. So, depende sa sitwasyon. So, yan po yung ilan sa mga dapat yung maintindihan bago bumili ng condo o bumili ng house and lot. Siguro ang tanong niya ngayon, sir, anin ang mas maganda, bumili ng condo o house and lot? Again, ang sagot ko po dyan kay ito, depende sa inyo. Natandaan niyo po yung comparative analysis? Ito po yan. Ito na po ang sagot ko. Alin ba talaga mas maganda? Depende kung ano importante sa iyo. Sir, ano po yan? Ito yan, tingnan nyo. Kung importante sa inyo, mas mura, mas malaki bahay, fresh air, with expansion, lower juice, pwede mag-pets, tapos may ownership, hindi kayo mamuproblema sa 50-year-old rule, eh di bumili kayo ng house and lot. Kung importante po sa inyo, convenient, mas malapit na lokasyon, less travel cost, travel time, security, then mag-condo kayo. So at the end of the day, hindi ko ano importante sa akin, ano importante sa iyo? Alin ba yan ang importante sa iyo? Dun yun ang bilin mo. Siguro by this time, ang tanong niya, Sir Vic, kayo, saan kayo nakatira? Condo o house and lot? Ay, magandang tanong yan. Ito po ang sagot ko. Dati po, nasa house and lot kami. Ngayon po, nasa condo kami. Sir, bakit? Dati po, nakatira kami sa house and lot, nakakabinsan, naubos po oras namin, biyahe papunta sa dalawang oras, pabalik, ganun din. Eh, ako po, importante sa akin ang oras. So, sabi ko, parang hindi ko type to. So, isa pa, ang ayoko pa ho, yung convenience. Kasi ibang, minsan, kailangan ako ganito, lababa ako, kailangan ko bumili ito. Malayo, pag medyo malayo yung subdivision na nakuha mo. And ay, pag po condo po, nung nasa condo na po kami, pagbaba ako po ng condo, meron na pong restaurant. May supermarket, malapit sa hospital, tapos halos lahat ng pangailangan ko nandun. Kaya ako po kumuha ng condo dahil importante po sa akin ang convenience, ayoko pong nata-traffic, okay? Importante po sa akin yung mga bagay na to, kaya po ako nasa condo. Pero hindi po ibig sabihin, okay sa akin yun, okay sa inyo yun. My point is this, depende kung ano yung importante sa inyo. Yun ang
piliin nyo. Ang hiling ko lang, i-consider nyo muna lahat ito bago bumili. Kesa naman magsisi kayo, nakabili na kayo. Dukoy, ay, mali pala, dapat pala house and lot, dapat pala condo. Yun lang po ang gusto kong paalala sa inyo. Hiling ko po sa inyo, laging tandaan, ang bawat problema may solusyon, kailangan mo lang maging maagap. Alamin, gawin araw-araw at samahan ng panalangin. For more turo ko, pasa mo videos. Gusto niyo pang matuto na iba pang mga tinuturo ko patungkol sa buhay. At marami po ako tinuturong ganyan. Punta lang po, like and share Vic Garcia Facebook. At makakakita na po kayo ng iba't iba pong mga turo doon patungkol sa mga problema ang pinagdadaanan niya. Muli po, ito po si Vic Garcia, ang inyo pong kapamilya, nagsasabing, turo ko, pasa mo. Magbabalik pa ang tulong ko, pasa mo.